pag-uusapan natin this morning. Ang pagkakaloob ng parol o probation at probation o pansamantalang kalayaan para sa mga akusadong mahihirap ang kalagayan sa buhay. Bago natin pag-usapan yan, panoorin po muna natin ito. Sa ating konstitusyon, karapatan ng ating mga mamamayan na naaakusahan ng paggawa ng krimen na magkamit ng pansamantalang kalayaan. Ngunit marami sa naaakusahang mahihirap ay hindi kayang makapagpiyansa. Kaya naman sa ginawang batas noong March 2013, ang Republic Act 10389 o ang Recognizance Act of 2012 na naglalayong masolusyonan ang ganitong problema. Upang talakayin yan, kasama natin ngayong umaga ang Administrator ng Parole and Probation Administration na si Manuel Goldioso Co. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. At kasama nga natin this morning si Ginoong Manuel Co, ang Parole and Probation Administrator. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Oo, na-interview ko na si sir sa Justice on Air before. Mm. Napakasipag niyan. Orin! Ayan, ano nga po ba ang nilalaman nitong RA number 10389 okay. At paano ito makakatulong sa ating mga mahihirap po, sir? Okay, ito yung isang pamamaraan no, na sabi nga natin, nile-level natin yung oportunidad ng bawat isa, ikaw man ay mayaman o mahirap, magkakaroon ka ng pagkakataon na kasi hindi ka makapagpiyansa dahil doon sa hirapan mo, so bibigyan ng pagkakataon yung mga tao na nakaditine. Hindi pa ito sentensyado because yung sinasabi ng batas nga, sabi nga sa konstitusyon, meron sinasabi tayong yung presumption of innocence. Yeah, yeah. No? So ito yung pamamaraan na para makapag mapalaya siya pero under conditional release. Mm-hmm. Na kung saan may mga conditions na rin siya susundin. Mm-hmm. So ito ay pwedeng ibigay ng ating municipal trial court judges at saka yung ating mga judges dito sa regional trial court. Mm-hmm. No? So habang dididig yung kaso, sila ay lalabas. Ngayon, doon bibigyan ko ng kahalagan kasi meron tayong dalawang uri ng recognizance dito. Yung release on recognizance through a custodian, mayroong isang guarantor na ito ay dumadaan sa municipal or city sagunian na kung saan pag-aaralan na i-re-repair ng korte mula sa korte yung motion na ipinail nung anong akusado o nung in behalf of the accused, no? Ipapail sa korte. Tapos ngayon, i-re-repair yan doon sa municipal or city sangunian. Para tanungin kung para okay tanungin yung taong yun. Kung okay yung taong yun at bigyan ng pagkakataon. Uh-huh. Ngayon, ito ay aprobahan ng mayor. Uh-huh. So, may proseso na. Okay. Tapos ibabalik ito sa korte. Mm-hmm. Okay, yun yung sinasabi ng release on recognizance through custodian. Okay. Na meron mga magagarantor dito, pero nabibilang doon sa mga organisasyon, yung mga non-government organizations na po pwedeng mag-guarantor sa kanila. Yeah. Tulad halimbawa ng yung akadim, yung ating simbahan, yung mga churches natin, yung mga nasa social welfare. Mm-hmm. So, charitable institution at kung ano-ano pa no, na mga po pwedeng ano, na yan ay, sabi nga, ay i-accredit din ng sangunian, yung ating city or municipal sangunian. Tapos, once na nakita nila na mayroong garantor na tatayo, i-recommenda ngayon sa korte yan. Mm-hmm. So, yung korte ngayon, pag-aaralan din, yung ating prosecution, yung prosecutor natin, yung attending prosecutor, magko-comment din doon sa application na yon. Mm-hmm. Okay, at saka ngayon, pansamantala, kung halimbawa na-aprobahan ng korte, pansamantala, palalayain siya. Pero sa ilalim ng pagmo-monitor ng parole probation officer. Okay. So ito yung trabaho nga ng parole and probation administration na hindi na convicted na, nadagdagan sila yung mga detention prisoners na under release. So additional job to sa inyo, hindi na under BJMP yung parang custody nung tao na yun, no? Pag pinalabas. Hindi na ilalabas siya, so ilalabas siya from the jail kasi marami. Kung hindi ako nagkakamali ngayon, siguro maroon 80,000 na yung nakakulong sa Bureau of Jail Management and Penology. Ngayon, yung isa naman, sinasabi natin, yung recognizance din naman, yung sa regional trial court, no, na before conviction, kailangan na serve niya yung kung may imposable penalty. No? Mm-hmm. Sabihin, wala pa sintensya, pero doon sa batas, nagsasabi, ito yung imposable penalty. Sa sobrang tagal ng justice system, na-serve niya na. O kaya, na-serve niya yung minimum. Okay. So, ibig sabihin, yung minimum imposable penalty, na-serve na niya,
pwede siya humingi ng pasamantalang paglaya, mm-hmm. pero aaprobahan pa rin ito ng korte. Yung release process pa rin. Upon himself. Pero yeah, maganda po itong parang temporary solution sa congestion ng mga kulungan natin dito sa Pilipinas. Ano? But my question is, does it stop there, the support from your end? Like, after na mabigyan siya ng pansamantalang kalayaan, do you guys recommend or endorse, meron bang endorsement na mangyayari for possible job employment? Hindi pa yun eh. Kasi nga, unang-una, ito ay parang pinaltan lang natin yung sitwasyon niya. Na dahil nga nile-level natin yung economic opportunity na kung saan pwede siya magtrabaho. Diba? Pwede siyang mapakapiling ang pamilya niya. So, ang ano namin nga, kung matutulungan, tutulungan namin. No? Kasi nga, ito ay pansamantalang paglaya. Pero kung siya ay mag-a-apply na ng probation at napasok na siya sa probation o kaya ay na hindi siya na at na ano sa probation, na ipasok siya at upon service of the minimum, nabigyan siya ng parole or conditional pardon ng Pangulo, yun at the time that we will assist na. Kasi part na ito ng rehabilitation program. Pero sa ngayon, kasi ang kanyang titignan muna ay yung sinasabi nating kaso niya na dapat Harapin niya. Na every time na ipatawag siya ng korte, he'll be available. Sir, may mga qualifications po ba tayo para masabi natin ang isang tao qualified dyan para sa yes. REA 10389 natin? Meron tayo mga qualification dito at sabi nga, no? ang kailangan dito ay, kasi unang-una, babasahin ko nga yung ating sinasabing mga disqualification, no? Yung person in custody, na gumawa ng false statement no, doon sa kanyang sworn affidavit. Nagsinungaling siya. No? So, isa yan. Hindi pwede. Yung person in custody, kung siya ay recidivist. Umulit na gumawa ng krimen. Quasi-recidivist. Yung habitual delinquent na sinasabi na yung mga na nagkaroon ng kaso ng serious, less serious physical injuries, falsification, stapa, ano pa yon, robbery, theft, no? Within a period of 10 years, no? From last conviction or last release, paulit-ulit din, tulad noon. So, hindi sila pwede rito, no? Ikatlo, yung tumakas, escape from legal confinement, no? O yung nag-evade ng sentence, meaning nasintensyahan siya, pero tumakas din siya. So, hindi rin siya kalikasin. So, added. Hindi rin po pwede yun. Or those who violate conditions of bail or release on recognizance without valid justification. So, nilagay na siya sa bail pero nag-jump bail siya. O kaya ay binigyan na siya ng release on recognizance, muli hindi nag-violate siya. Hindi na po pwede yun. O kaya yung person na nag-commit ng another offense while on probation, parole, or conditional pardon. Hindi rin pwede yun. Or sa tingin ng ating hukuman, may flight risk. No? Kasi kalimitan dito yung talagang edyo yung no permanent address. No? Yung hindi malam kung talaga napakahirap hanapin kung saan siya. No? Yung medyo delikado yun. No? So, o kaya yung may tendency na magkukumit siya ng another offense. Paano ito makikita? Kung meron mga halimbawa nakadakit na mga cases dyan na hindi naman na-file o naayos, that could be a ground for an assumption that he will commit another offense. No? Yeah. Yun ay nasa pag-aaral ng korte, no? At saka yung kung meron yung taong yan may pending case na yung kanyang pending case ay similar yung penalty or even higher doon sa kasong yun. So, hindi siya pwedeng bigyan ng release on the commissary. So, other than that, lahat ng mga walang ganyan disqualification pwede. Yes. Kailangan ba mahirap ka? Ito yung pamamaraan na hindi ang kasi yung sinasabi nating mahirap hindi kasi sinasabi ng batas nga hindi komot ikaw ay nakakapagtrabaho at nasusuportahan mo pamilya mo mayaman ka na hindi naman ganoon no ibig sabihin hindi ka makapag-post ng bail kasi nga wala kang savings, wala kang ibang yun ang sinasabi ng ano na yan ay didetermine din ng ating korte. So, yung ating local social welfare development officer, mag-i-issue din ng certification na talagang indigent itong taong ito. Sir, paano naman po kapag kunwari may mahal ka sa buhay, diba? Tapos gusto mo siyang matulungan, may process po ba tayo na sinusunod dyan? Sino magpa-file para maka-avail sila nitong Republic Act 10389 natin? Nakasada mo sa batas yun, na yung mismo akusado, pwede, through the lawyer, Okay. Magpa-file ng motion. O kaya, in behalf of the accused.
So, yun ay pag-aaralan ng korte, i-determine talaga kung indigent siya, at saka titignan din yung other qualifications na nabanggit ko na. So, once na ito ay napag-aralan ng korte, ipako-comment din ng prosecution at i-re-repair din ito doon sa city or municipal sanggunian. So, yung city, municipal sanggunian, kung meron silang mga ibang business, iseset aside nila, sabi sa batas, iseset aside nila at bibigyan nila ng prioridad itong application for release on the compensance. So, they have to resolve that, no? Within 10 days, nasabi. So, meron mga period din na sinasabi na talagang, kasi nga, ang importante dito, yung liberty ng tao. Yung kalayaan ng tao na para siya ay makapagtrabaho. For the meantime. Paano naman po kayo mga kasigurong hindi tatakas? Nandun yung parole probation officer natin. Yun yung every, under sa inyo po. Magmo-monitor yan. No? At saka magsasabit ng report monthly sa korte. Yun ang aking instruction doon sa aming mga tao. Magsabit kayo ng report monthly. Kasi based on the law, doon sa korte, doon sa prosecution, happy punish the prosecution, kung may private offended party, bigyan din niyo ng kopya. At saka yung custodian, bigyan niyo ng kopya. So, meron na. Hindi, tanong ko sana kung meron na rin po ba tayo katulad sa states na yung yung brace, yung ankle bracelet. Parang na tumulong within the, ano. Maganda yan. Yung mga sinasabi nating yung devices na yan. Yung, kasi, yan yung aming mga proposal nung araw. Eh, alam niyo yung budgetary constraint natin. Problema. Maganda yan eh. Kasi nga, ang ano dyan, pag ikaw eh lumabas doon sa jurisdiction, doon sa area na yon, mag-BBP yan. BBP yan. Tapos may GPS pa yung masusundan ka. Yes. Sir, ano, meron na bang naka-avail niyan? Ano na ba ang stage of implementation niyan? Sa ngayon, meron na kaming more or less mga 10 na all over the country, no? Kasi dito lang sa Metro Manila, hindi pa masyado. Kaya nga sabi namin, para ang ano dito, para naman matulungan yung ating mga ano, mabawasan yung laman ng ating, kung mga simpleng kaso na po pwedeng ipasok dito, ipapasok, no? Kaya nga lang, merong konting ano dito, yung problema doon sa custodian. Kung sakaling without valid or justification, eh nawala yung taong bigla, meron siyang konting, may penalty. May liability siya. May liability siya. Gusto ko lang i-ask, ano, attorney, for non-lawyer, pag nag-avail ang isang, ano, prisoner, no, how, or gaano katagal bago sila pwede mag-avail, o kailangan mag-aantay sila ulit ng mga list ng mga, yung pag nag-avail sila ng itong Republic. Ang ano dito, ang sinasabi sa... Isang beses lang ba? Isang beses nga ito, no? Ngayon, kung ikaw naman ang nakalagay lang sa disqualification dyan, kung ikaw ay nag-jump bail, o kaya ay nag-violate ka ng release on recognizance before, hindi ka na po pwede umulit. Pero kung hindi ka naman nag-violate, so pwede kang umulit. Doon sa kaso mo, na-acquit ka naman, hindi ka naman napatunayan nagkasala, at saka nag-surrender ka immediately after the, ano, yung sa before the promulgation of the judgment, at every time mapatawag kay nandun ka naman, so walang violation, so walang problema yon. So hindi sinasabi na ilan, no, pero kung ikaw ay pumasok doon sa mga disqualification, then just the time na hindi ka na po pwede. Ayan, thank you so much, Mr. Manuel G. Co, ang parole and probation administrator natin. Marami tayong natutunan para makatulong tayo sa mga mahihirap natin na akusado.